And we're back again. Nakabihok na naman tayo mga besh. Saan ang gala natin ngayon to? Starbucks? Oh. So, sabi nila, before you start your day daw, mag-inom daw ng coffee. So ngayon, mag-ano muna tayo. Coffee muna, pagigising. Day off na naman again, mga besh. Ah, hindi na pala besh ang tawag natin ngayon. Ang tawag natin na sa ngayon, Dars. Kasi yung mga friend ko sa Cebu, ang tawag ko sila Darla. Darla ang tawag ko sa mga friends ko. Kaya so ngayon, ang tawag natin sa kanila Dars. So mga Dars, eh, doon naman kami. Tingnan nyo, ang OTD namin. Pa? Oh, lumipin natin si Tuntong. Naka-shoes na, bagong shoes. Oh, see? So Starbucks tayo ngayon. Kasi ang coffee ng Starbucks at saka coffee ng Dunkin' Donut. Magkapareho lang ang fries. Kunti lang yung different. So ito na, level up na tayo ngayon. Dahil katapusan ng buwan, so walang sahod, nga, kung sa Bisaya, pating bitay, so mag Starbucks tayo mga besh. Sabi yung Starbucks lang daan doon. So mag Starbucks tayo mga besh kasi bago tayo sumahod, mag Starbucks tayo. So ayan, watch out man. Ayan to, mag-hike ka na to. Mag-hike ka na muna. Andito na kami. Pamihay, tapos yung nga. So bye! Andito na kami sa Starbucks. Andito na kami sa Starbucks. Kaya mo pa. As usual, ang order ko, coffee latte. Kasi sa, ano mo to? Kasi sa mag-2 years, ano pala yung masasabi mo pag-stay mo dito? Masasabi ko lang pag-stay dito, okay lang mag-move, pero... Okay lang? Yung place, okay yung place. Pero the moment na tawad sa'yo, parking mo or ano, something, parang halos makakalungkot din. Pero yung place dito, okay naman. How about sa workplace? Yung workplace mo? Especially na yung nalipat ka. Sa workplace mo lang, masaya. So far sa 2 years mo, napag-stay, okay naman? So far sa 2 years ko sa pag-stay dito, okay naman. At saka may bala ka pang balik, diba? Yeah, kasi... May lalang ko. Pagkita ko may lalang, di ba ako naligo? So far naman, kasi babalik ka, diba? Oo. Ayun, based sa ano, sa klima dito, ano mga na-experience mo? Yung klima naman, depende naman, pag lamig. Sobrang lamig, pero tabi ng sobrang init. Pero yung place, okay naman, kasi nung nag-travel ako mag-isa, napakasit ng lugar, at saka yung mga tao, hindi ka naman nilaroy. Ano ba? Ano masasabihin? Pilip ko lang ako. Sige, so kung tayo dito, maninibago kayo. Kasi, yun nga, di ba, deserto siya. Deserto sa Mars, mga besh, mga Dars. So lahat makikita dito, parang kulay brown. Kahit mga bahay dito, lahat, same colors. Parang kunti lang yung puno. So maninibago talaga kayo. Madali mo kayo mag-adjust. Okay lang. At saka yung mga klima nila. Ang klima dito yun. Yun yung isa sa nakinakami-adjust. Kasi pag init dito ay mga Dars, super init. Kasi kahit ilang sunblock ilagay mo, tatapos pa rin siya mga Dars. Yeah. Saka ang lamig naman dito ay, chocolate is life, buo titi na. First dating mo dito to, anong encounter mo dun sa ano? Dun sa airport? Yung encounter ko sa airport? Manitik na siya mahold mga Dars, so kayo mag-ingat-ingat kayo. Pakinggan ko anong experience nito. Kasi namin madi-report siya. It's actually my first time na lumabag sa ganito. It's actually my first time na mag-out of country, mag-work sa ano, sa ibang bansa. Mag-work sa ibang bansa. So, hindi ko talaga alam ang gagawin ko that time. So, nung nasa airport kami, na-hold ako. Kasi daw, hindi ako yung may-ari ng passport ko. Kasi hindi nag-match yung kamay niya. Yung fingerprints ko sa ano, hindi nag-match. Kasi besh naglabas siya. Kaya bakit punta dito mga besh? Alagaan yung kamay niyo. Alagaan yung mga hands and fingerprints niyo. Huwag kayo maglaba. Yeah. And then, natakot talaga ako. Hindi may mga supporting documents. Ah, at saka pa, huwag ilagay sa maleta. Huwag yung supporting documents niyo, ilagay niyo sa backpack niyo. Magdala kayo sa backpack. Kasi, Like for example, kasi yung passport kasi parang pag may problema, hindi siya ano, parang hindi siya sapat na ano. Like for example, nangyari sa akin, sinabi sa akin na hindi daw ako may-ari ng passport kasi hindi nagano, hindi nag-match yung fingerprints ko. So ang ginawa ko, nilabas ko yung supporting documents ko na papers. Tsaka mayroon akong dalawang valid ID pag sa Philippines. Yun, nakalusot siya. So nakalusot ako. At nakapasok siya sa Mars. So dito to, totoo ba na maraming mga tao dito na sa tawag na ano, nakilig magtawa? Ano mo? Tawa? Yung mga lalaki na gusto rin ng gwapo? Oh, yung mga gwapo na gusto rin ng gwapo? Anong masasabi mo sa mga ganun sitwasyon ko? Yeah, totoo. Kasi yung last time, ay hindi, pero yung first 3 days ko dito sa Mars. Sa Mars? Na, parang may tumawag sa akin. All right, kasi he's just going to ask something about you. Kasi itanong siya sa akin sa ano yung mic market. Then, I told him the directions. And then, sinabi ko sa kanya information sa election kung saan yung matatagpuan yung supermarket. Then, naglalakad na upawis pabalik. Sumusunod pa rin sa akin yung car. And then, sabi sa akin, sumakay daw ako kasi hindi daw alam yung direction talaga. Kailangan ko daw sa mansion. Nagduta ako, sabi ko, parang makita naman yun yung supermarket ng that time. So, hindi ako sumabay. So, paano yan din ang mga ganun sitwasyon? Mga ganun sitwasyon, pag sumusunod sa'yo yung car, tapos may gusto pa magtagal sa'yo, huwag mo lang cancel it. Kasi pag hindi mo na sila pinansin, kita na nila. Pag hindi mo na sila yung 13, hindi naman sila mangulit. So, kung naka-encounter kayo na kanyan, first day, huwag niyong pansin. Ang dami ko nang na-experience dito, pati nga sa workplace, na isisikreto ka kung kakausapin, huwag mong pansinin guys, isa lang. Kasi nga, pag feel din nila na ikaw din ba yung tibo ka, ay besh, alam mo. So first thing, huwag mong pansinin, dead man lang. Ah, lakad ka lang. Kaya pag dito pag ikakad ka, huwag kang maglakad mag-isa, lalo na padabi. Ayan, huwag kang maglakad mag-isa. If maglakad ka ng gabi mga Dars, if maglakad ka ng gabi Dars, dapat ay kasama ka. At saka yung kasama mo, piliin sa first mag-up ba sinabi ko, yung nabimili ka na kasama mo ay Dars, pumili ka talaga. Yung mag-tibong kasama mo na, basta,
Kumilit ka ng alam mo Bakati, wala akong katahalam mo, walang, di ba kakasira sa timahin mo? Ay, kung saan, baka kasi yung kasama ko, oh, tapos may nagtawag na gwapo ganito, tapos pupunta, excited siya. Tapos hihila yung kama. Kasi kasi tinipo lang, sarang na nakapakanak dahil sa mga dito. Huwag mong pansin, ang dami nila dito. At saka pag hindi nga binansin sila, hindi mo ano, hindi ka naman nila yan, hindi ka naman nila kukulitin. At saka matatakot yan. Pag na ganun, sabihin mo, pag nagaano na sila sa'yo, sabihin mo tawag ka ng polis. Ganyan, matatakot niya. So ayan ha, sa mga nagbabalak na pumunta dito, yan sa mga tayo po, pag may nagtawag sa inyo, eh mga bata sa Pilipinas, pinagsabihan na, don't talk to strangers, di ba? So dito talaga, ah, wag talaga. So ayan, isa lang yun sa mga ano, isa lang yun sa mga bagay na dapat nyo, ano, dapat nyo handaan pagpunta kayo dito. So ayan, balik mo na natin kay Coco. So, how about sa salary to, sa compensation dito, okay ka, okay ba sa'yo? Yung, basta sa work naman, so, yung salary, okay naman sa akin. Hindi ba pasahod ni Mayor? Okay naman kasi, at saka yung accommodation, yung ano, yung mga kaano dito ni Mayor, yung pagkain, yung sahod, yung pagkain. Yung sahod para sa akin, okay siya kasi kung anong kinaman ko sa kontrata, nabibigay naman siya ng tama, ng sakto. Walang labis, walang tulang. Walang labis. Minsan may labis dahil sa overtime, sumasahod ng work at ano, pero hindi siya nagtulang. Walang maraming katas. Yeah, siguro nagkakaroon ng cut salary, pero nagkakat salary ka pag may ginawa ka mali. Pero pag okay naman ang work, wala kang cut salary. Masakay ito guys, ako na naman. Pati naman tayo kay Tony. Hey, Tony. So mga tars, ito pala. Ang kaibahan talaga dito at sa Pilipinas in terms of salary. Kasi mostly kasi sa Pilipinas, bago ako pumunta dito, ay gusto ko, isang katiyang panggapdap ng ano-ano mga rumors na naririnig mo. Huwag mong paniwalaan, di wala silang alam. Okay? Ano yung sinasabi nila na pupunta ka doon? Ay Diyos ko, kung anong sahod mo yun, nakikita mo lang, makukuha ko lang siya dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan. Ay Dars, yan totoo, hindi. Ay kasi doon sa Pilipinas, maraming kalta, hindi ka. Sige. Saka pag single talaga sa Pilipinas, saka regular ka na sa company, ay Dars, ang ano ni, ano dyan, ang kaltas ni Mayor dyan sa tax mo, mas malaki sa salary mo. At hindi mo alam kung saan napupunta, hindi mo na nakikinabangan. Totoo yan, yun na yung pag-health nila, Diyos ko, yung nakasakit ng mama ko before. Ngayon okay na yung pag-health nila kasi pag 60, free ka nang, eh before hindi. Alam mo, mapinahil ka, pipila ka pa kung saan-saan, at saka yung gamot dyan, pag ano, yung mga ano din dyan, mga hospital dyan, gano'n na pag public hospital, ano, di ba cover siya ng PhilHealth? Nawais din sila, oh, promise yan, eh kasi yung pupunta ka doon, di ba pupunta ka sa PhilHealth office, nandiyan, pipila ka pa nang nakakaba. Hindi mo kung bakit gano'n, nakakaano talaga, ang hirap talaga dyan, kaya pag nakakasakit dyan, ay nakakaawa talaga, dito na compare dito na. Prioritize nila yung mga ano, prioritize nila yung mga local dito, pag nasakit, free talaga, wala kong dating. Doon sa Pilipinas, ilan ko na lang, pipila ka doon na ito yan, ganyan, ganyan. Ito yung makikipang free sa ano mo, kukuha mong free sa PhilHealth mo. Kapunta ka na doon sa ano naman, sa hospital, nakukuha ka na doon, kukuha ka na ng mga gamot mo. Ay Diyos ko, sabihin yung in-charge doon. Ay sir, hindi po kami na doon dito, wala kami naubusan. Kasi check mo, ay yun ka talagang pinakamahal at pinaka-importante yung hindi, wala daw sa kanila. Yung mga shaka, doon sa nakailira doon ng mga pharmacy, ay andun mo bibili. Parang makikipang mo iisip mo, sigang pinunsabo nila po. Yung pa talaga mahal at kailangan para sa nagamot, yun yung wala sa loob ng hospital. At cover yung PhilHealth. Ayun lang masasabi ko talaga, ang daming kakas ang pinas sa mga sakit natin. Ang daming. Ilan mga years na tulad ako sa pinas? 6 years na. Nang pakupunta na ako dito, ang daming nasabi na pupunta ka dyan. Ay, Diyos ko, ang sahod dyan. Pupunta mo lang sa Pilipinas. Ay, hindi, Besh. Kaya pumunta ako dito, ay, anong tawag dito? Dapat pumunta na kayo dito, may kung kayo, mag-ipon kayo. Kaya hindi tayo forever dito. Andito lang tayo sa Mars. So, ayun. Saka, sa mga bago pa nagpunta dito, pag nag-uwa kayo ay nag-pinus kayo doon, may pabigay si ano doon, si BDO, o yan ha, BDO. Dito sponsor ni BDO, pero si BDO doon, andun siya kasali sa pinus. At nagbibigay siya ng, ano, ng, hindi matatawag na free, parang free na rin, kasi konti lang yung ibabayad mo para maka-open na account sa BDO. Ay mga besh, mga dars, kunin nyo yun. Kumuha kayo noon kasi malaking bagay yun para makapag-ipon kayo. Kaya thank you na rin sa BDO. Si BDO, isang malaking ano yun, isang malaking pulong, lalo-lalo na sa atin. At kahit na may account na kayo sa Pilipinas, pwede niyo hulugan, kunin niyo pa rin yung which is a big help, lalo-lalo na sa mga ano, kasi may mga asawa, sabihin natin na, ay, meron na akong ano, account ng asawa ko, ano na namin yung hulugan ko, ay no, kumuha pa rin kayo kasi huwag niyo ibigay lahat doon. Kapag dati niyo ubos na, mas maganda yung meron kayong inipon din dito. Saka maganda ang BDO mga pesh, kasi nga may online sila. Saka yung pagkuha doon, 100 lang, diba to? Ay, pag... 100 lang ang pagkuha. Make sure pala pag pupunta ka ng Pidos, if you want to have the video card, you must bring the photocopy of your passport. Kasi ako that time, yung nakakuha ng ano eh. Kaya sige, itong sututo, malaki yung pagsisisi nila din. Hindi siya nakakuha sa BDO. Ay, besh, kung Pidos kayo dyan, pupunta dyan sa BDO, ay, besh, huwag nyo yan i-ano, isa walang bahala, kumuha kayo dahil 100 lang yung open account nila. Yung mag-open na account sa ibang bangko ngayon, besh, mahal, besh, sa mga 5 to 10. So, ayan, parang pa-free nila sa mga kabayan. Ang tawag doon, kabayan card. Kabayan BDO, card? Kabayan BDO card, which is malaking kulong talaga, lalo na sa akin. So, para hindi kayo madaw, pag kumuha kayo noon, pagdating nyo dito sa Mars, hulugan nyo lang isang beses, pagkatapos mag-online kayo, para ma-ano nyo, para makita nyo ba kung pumasok pa. Kasi nga sa Pilipinas, kasi ang dami kasing chismis, mga ganyan, ay mga darasok, ay walang, ay wala ng video, ay nanakawin na nila yung pera, ay ganun, ganun, ay hindi naman, ay yamit kaya lang kaya ng video. Saka ay prove it out, mga dars. Ako, hindi ako naniwala sa kanila, ang ginawa ko kumuha, tapos nag-online ako, ay dars, pumasok sa banga ang lahat ng pinapaguran ko. At saka ninyo maalam nyo pag nag-chat, kapag hinulog, nagkulog kayo sa video nyo, tapos kinabukasan, i-check nyo online, tapos pumasok doon yung ano, yung hinulog nyo, nakaka-proud, promise, nakaka-proud. Lalo-lalo na, pag ano, pag nakita ko yung pinapaguran mo, ay parang kakayo doon, ay, tapos kumastrive mo. Good things din kasi na, may card ko nung ganun, you cannot spend your money. Kaya, kumuha kayo doon, isa lang, yan ang talaga yung isa sa mga ano ko, huwag nyong i-disregard si video doon sa Pidos, kumuha kayo, 100 lang yung mga pesh.
umat kada type friends. Basically, mga Dars at Tauros sa mga ano. Nagdadala kasi pala ako. So mga Dars, yan ang isa sa mga nakakaya ko. Kapag pupunta kayo dito, huwag niyo i-Instagram sa video. Thank you pala sa video. Dahil sa video, ayan, nakapag-save ako. Totoo yung sinasabi niya sa slogan nila. Sa video, we finalist, we finalist. Lagat ako nito. Okay, diba?